Isang Yamashita Treasure Hunter ang nakadiskubre po ng isang marker sa gilid ng sapa at tinatanong niya kung ano pong meaning ng kanya pong nadiskubring letrang A na sign markers po ng Yamashita Treasure. Gada, marak ka, oh. Hello! Balikan po natin ang isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic po na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol po sa isang request po ng ating kababayang Yamashita Treasure Hunter na nagtatanong kung ano raw ang kahulugan ng kanya pong na-discovering Yamashita Treasure Sign Markers na litrang A o letter A. Kanya pong na-discovery ito sa may gilid ng sapa at mayroon pa pong iba na nagpapadala sa atin ng mga sign markers na letter A. Ano nga ba ang kahulugan nito? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo pag-uusapan ngayong topic. Pero bago yan, nais po muna nating ipaabot sa lahat po ng ating mga tagapanood, taga-subaybay na nagtatanong din kung bakit puro Yamashita Treasure ang atin pong ipinapalabas. Puro kayamanan ang ating ipinapakita, itinatopic. Ito po ay ating sasagutin sapagkat ang lahat po, halos lahat ng ating mga subscribers ay mga Yamashita Treasure at mahihilig sa treasure, adventure, pagtuklas. Yan po ang dahilan kaya lagi nating ipinapalabas po ang mga ginto, kayamanan, diamonds o kung ano pa mga posibleng matutuklasan ng atin pong taga-subaybay na mahihilig sa paghahanap ng kayamanan o treasure. So sana po ay naintindihan ninyo ito. At nais din po nating iparating sa inyo na hingi tayo ng pabor na kapag kayo po ay mag-comments, huwag naman po yung paninira, no? Kapag tayo po ay may pagkakamali sapagkat di naman tayo perfecto, tao tayo, ay pwede po tayong i-correction. At ang correction ay hindi nangangailangan ng insulto at marahas na ideya, no? Kaya yan lang po ang ating request sa atin pong mga kababayang nagko-comments ng hindi maganda. So patuloy po tayo sa atin pong pinaka-topic na pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito sa isang request ng ating Treasure Hunter na nagtatanong nga kung ano raw ang meaning ng litrang A o letter A. No? Napakarami pong ginawa ang mga Japanese Imperial Army ng sign markers na katulad po nito, letter A, litrang A. Napakarami pong mga disenyo ang letter A. Iba't iba po ang itsura ng mga ganitong klaseng markers, no? May mga design, may mga buntot, may mga ulo o kung ano pa mang itsura na makikita natin na letter A pa rin. Pero may ibang kurti na makikita natin sa mga gilid. Ang letter A ay isa po sa palatandaan ng kayamanan na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army na matatagpuan po natin sa Luzon, Visayas at saka Mindanao hanggang Sabah, Malaysia. Ibig sabihin, ito po ay madami. Marami pong mga ganitong klaseng marker, sign na atin pong matatagpuan sa pinagtataguan po ng Yamashita Treasure. At isa na itong nadiskubre po ng ating kababayang Treasure Hunter na nagtataka bakit may letter A siyang nakita sa may gilid ng sapa. Yung isa naman ay nagpadala sa atin ng letter A sa may tuktok ng bundok malapit sa pinakataas ng bundok na may bato siyang naipadala sa atin na kurting letter A, no? Ang letter A, mga ka-treasure hunter,
ay napakaraming kahulugan. Kung isa-isahin natin ay malilito tayo, maliligaw tayo. Pero ang letter A ay may isang tumbok, may isang kahulugan na magbubukas sa atin pong mga isipan kung nasaan ang itinagong kayamanan. Sa mga katwid, mayroon siyang pinaka meaning ang letter A. Napakarami siyang kahulugan, napakaraming ibig sabihin, pero may pinaka, may pinaka mataas na antas na kahulugan ang letter A. Ito po ay ang tunnel, no? Ang letter A, kapag nakita natin ay siguradong may butas sa ilalim. Yan po ang ibig sabihin, no? Bukod sa butas, ay mayroon pa siyang tinutukoy na cave, no? Kuweba, no? Butas na tinakpan, kuweba, or tunnel ang tinutukoy niya na nasa tuktok ng bundok, no? Nasa itaas ng bundok, nasa loob ng bundok ang tinutukoy niyang tunnel, at sentro sa ilalim ay may itinatagong butas sikreto. Yan po ay ayon sa atin pong napag-aralang meaning ng Yamashita Treasure Code. Ibig sabihin, kapag nakakita tayo ng litrang A, ito po ay nagsasabing may itinatagong butas, lihim na butas sa ilalim kung saan natin natagpuan ang letter A. May malaking butas sa ilalim. Cave, pit, no? Pit, pag sinabing pit, yan po ay napakalaking parang butas sa ilalim. A pit, a cave, a tunnel, yan po ang kanyang pinaka kahulugan. Subalit ang litrang A, bukod po sa mga nabanggit nating kahulugan, ay isa rin ito sa marker ng gold deposits, no? Kapag ang litrang A ay napakaganda ang pagkagawa at mayroong buntot sa magkabila ang gilid na nakapahalang, yan po ay tinatawag na gold bars deposit. Yan po ay madalas nating nakikita, no, sa mga larawan, picture na naipadala sa atin na common. Maraming nakikita natin na letter A na may pahalang na guhit, sumubra yung kanyang pahalang na guhit. At yan ay nagsasabing gold deposits. At kapag ang letter A ay may nakausli sa isa, na isa sa gilid, yan ay tumutukoy ng direksyon kung saan matatagpuan ang butas na hinahanap. Posibleng tinakpan ito. Halos lahat po kasi ng itinatago ng mga Japanese Imperial Army ay naitanil. So ang tunnel ay may dalawang kategorya, no? Ito po ay ang pahalang at ang patusok, no? Yung tinatawag na horizontal at saka vertical, o sinking or drifting. So dalawa po ang ginawa ng Japanese Imperial Army'ng disenyo ng tunnel. Mayroong papasok sa bundok, mayroong patusok sa bundok mula sa itaas. At yan po ay kanilang mga estilo sa pagtago po ng kayamanan na ibinaon nila dito po sa kabundukan ng Pilipinas, no? So kapag nakakita po tayo ng literang A, letter A, tiyak sigurado po na may kayamanang itinago sa lugar. Nangangahulugang gold bars ang kanila pong itinatago sa ilalim. At take note, posibleng may mga kasama pa itong markers, sapagkat kapag naglagay po ang mga Japanese Imperial Army ng mga ganitong sign, ay may mga kasama itong triangles at saka pyramid ang letter A, no?
sapagkat yan po ay naidisenyo nila sa mga kabundukan na kung saan ang pyramid at ang triangles ay nagsasabing mountain treasures na kanila pong ikinalat sa kabundukan. Sana po ay malinaw ang atin pong pagbabahagi sa inyo at nakapagbigay sa atin, sa inyo, ng kaunting kaalaman tungkol po sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At bago tayo magtapos sa atin pong mga kababayang nagtatanong anong lalim, gaano kalalim, anong distansya, yan po ay hindi natin masasagot sapagkat kahit yung mga anak nga ng mga Koreano, mga Japanese na nagsiuwian dito, nangangapa pa kahit may hawak silang mapa sa paghahanap ng itinago sa ilalim. No, hindi din basta-basta kahit na may hawak na silang mapa. Sapagkat yung mga nauna kasing mga kanji letters ay iba na sa kanila pong pananalita ngayon sa Japan. Yung mga bago ngayon na bata na ipinanganak ngayon ay hindi na nila lubos, hindi na nila halos naintindihan yung mga kanji letters noong panahon ng kanila pong mga ninuno. Luma po kasi yung mga kanji letters na yon na kung saan iba na po ang pananalita ng mga Hapon sa makabagong panahon. Kaya hindi natin masasagot kung ano po yung mga meaning ng iba pang mga nakalagay sa mapa sapagkat mahirap pong i-translate talaga ito. At yung lalim, yung tinatawag na sukat ay masasabi natin mababasa na lamang natin ito sa mga sign markers doon sa ilalim. May mga sign markers pa na nakabaon sa ilalim na posibleng nagsasabi ng mga lalim, gaano karami ang nakalagay sa ilalim, ano ang nakalagay sa ilalim na kayamanan. So sa mga nagtatanong na gaano kalalim, gaano kalayo, hindi po natin masasagot yun sapagkat di naman tayo ang nagbabaon. Tayo po ay nagbablog lamang, nagbibigay lamang ng clue, hint, advice, at hindi po tayo perpekto, no? Na yung iba po nating mga kababayan kapag nagtatanong at hindi natin masagot yung tamang sagot ay nagagalit, walang kwenta raw tayo, wala daw tayong pakinabang o hindi tayo. Hindi, huwag naman pong ganun sapagkat ang pagbablog po ay hindi po yan sinasabing yan talaga ay sundin mo, kundi hint, clue lang yan na magbibigay sa atin ng idea. Mayroon na tayong idea na kahit papaano mayroon tayong masundan, pero hindi nangangahulugang ito po ay napaka-perpekto. No? Ito lang po ay isang guide. So sana po ay naintindihan po ng ating mga kababayang taga-subaybay na kapag nag-comments ay napaka-marahas. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nasagot natin ang isa na naman pong katanungan ng atin pong kababayang Yamashita Treasure Hunter. At sa lahat po ng mga magagaling, marurunong po sa kudigo, ay pwede po kayong magdagdag ng inyo pong mga analyze. I-comments nyo na lamang po sa ibaba sa comment section para po makapagdagdag ng idea sa atin pong kababayang nagtatanong tungkol po rito sa markers na ito.